Ayan guys, good day. Kumusta kayo? Welcome back sa ating channel, no? Ngayon ay pupuntahan ko yung isang lugar dito sa American Samoa na nasunog, guys. Kaya naman pag dumarating yung anniversary, isinasara nila yung village at walang makakapasok, walang makakalabas. So kakaiba, di ba? Kaya ngayon pupuntahan ko. Pero bago yan, huwag nyong kalilimutang mag-subscribe. Pindutin nyo yung notification bell, yung like. Ayan, para naman lagi kayong updated sa mga bagong video. Ayan, okay. At syempre, ikukwento ko rin sa inyo, no, kung bakit nangyari itong sunog na ito. So, eto, malapit na. Tingnan na. Ayan, mukhang hindi nga nakakapasok, ano? At parang babalik na nga itong bus na ito. So, tingnan natin, guys. Ayan, may harang nga, guys. Kaya kung nakikita ninyo, hindi talaga po pwede. So, ito, ano? At ayun nga, may nagbabantay pa yung dalawang yun, no? So, hindi tayo makakapasok. So, ayan. Buong village yan, guys, no? Napakalaki nitong village na ito. Ngayon, pupuntahan naman natin yung kabila. So, actually, meron pang daan dun sa kabila. Titingnan natin. Pero, ang alam ko talaga, sarado yan. Bawal pumasok, bawal lumabas. In 24 hours yan, guys. Sa loob ng 24 hours. Hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng lumabas. So, ngayon titingnan natin yung dun sa kabila para naman ipakita sa inyo na talagang may katotohanan itong video na ito. So, let's go. Ito, malapit na tayo. Itong daan na ito, ito rin yung daan papasok doon sa village na yan. So, check natin kung makakadaan tayo dito. Ayan. Kaliwa. Okay. Ayun. Open, ano? So, itong daan na ito, guys, ito rin yung daan papunta sa Turtle and Shark. So, hindi ko lang alam kung hanggang saan ito. Kung hanggang saan siya open. Ayun, may checkpoint na doon sa una-unahan. So, talagang hindi pwede. So, wag na tayo magpilit. Ayan, kung nakikita ninyo yan, so... Ang dami pang nagbabantay, ano? So, wala. Hindi talaga po pwede. Ayun. Babalik na lang tayo. Ayun. Ayan, guys. Nakita nyo, hindi pwede. So, wala na. Meron pang isang access doon pero napakalayo na. Pero yun nga, nakadalawa na tayo. So sarado na yan talaga kasi isa na lang yung access doon at napakalayo. So bakit ba nangyari ito, guys? Ito ngayon ang kwento. Ang sunog sa Baitungi ay isang sunog na sumiklab sa nayon ng American Samoa na nagdulot ng maraming pinsala hindi lamang sa pag-aari, ngunit sa mga tao din. Ang mga pananim at halaman ay ganap na nawasak sanhi ng sunog. Ginawa nitong magalit ang mga taga-baryo sa Diyos para sa mga panalangin at kapatawaran sa mga maling ginawa na maaring nagawa na sa kasong ito ay maaring nagalit daw ang Panginoon. Nagpasya mga taga-baryo na kailangang maisailalim sa curfew
upang laging mapanatili ang mga panalangin sa Diyos. Humantong din ito sa lahat ng mga kalsada sa loob at labas ng Nayon na sarado upang payagan ang kabuuang pagsubaybay ng mga opisyal na pulisya at EMS. Ang lahat ng mga hindi kilalang tao na pumapasok sa baryo ay mahigpit na pinagmamasdan upang hindi makagambala sa proseso ng pasasalamat sa Panginoon. Ito ay kung bakit nagdamdam sila sa mga panalangin, kung bakit ang apoy ay umabot sa hindi mapigil na estado. Narinig ng Diyos ang kanilang pagdarasal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng malakas na buhos ng ulan na agad na pumatay sa nagngangalit na apoy. Ang apoy ay sinasabing galit na galit sa mga lupain ng Baitonge at hindi maapula, kung kaya't nagdulot ng maraming pag-igting sa mga residente sa maaring kahihinat na nito. Matapos magpasya ang mga taga-baryo sa kung ano ang gagawin, lahat sila ay nagtipon upang manalangin, at kaagad pagkatapos ng mga panalangin ay tumigil ang apoy. Ito ang dahilan kung bakit sa mga librong tala ng Baitonge palagi nilang ginugunita at kabisado ang mga epekto na dulot ng sunog sa kanilang lupain. Ang pangyayaring ito ayon sa kanila ay tinawag bilang itim na punto ng kanilang kasaysayan. Kaugnay nito, ang mga residente na nagtatrabaho sa labas ng Nayon ay pinilit na manatili sa kanilang kamag-anak at maging sa mga kaibigan dahil sa isang pagpapataw ng curfew. Nagbibigay din ito sa mga Nayon ng isang pagkakataon na magkaroon ng isang pasasalamat sa Panginoon sa isang mapayapa at kaaya-aya na paraan. Ang gobyerno din sa panig nito ay kinikilala ang isyong ito ng 24 na oras na curfew, at sa lahat ng paraan ay hindi makagambala sa anumang paraan sa mga barikada na inilatag ng mga taga-baryo. Ito ay isang patunay na inalok ng gobyerno ang lahat ng mga pangangailangan para sa mga tao na maalala ang lahat ng mga epekto na sanhi ng sunog sa kanilang lupain. Sa makatuwid, maaari nating sabihin na ang sunog ay isang mahusay na natutunan ng mga taga-baryo sa pangangailangan na laging magpasalamat sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang batang henerasyon ay tinuruan sa pangangailangan na laging maging mapagpasalamat sa kanilang Nayon, dahil ang lahat ng paniniwala na ang sanhi ng sunog ay nasa likod ng puot ng Diyos. Kaugnay sa kung ano ang nangyari sa mga taga-baryo sa nailarawan sa itaas, maaari itong mailarawan ang lahat ng parusa na dinaranas ng mga tao sa kanilang buhay ay dahil sa kanilang mga maling paraan, na sa lahat ay hindi maaaring mangyaring ang mga supernatural power na sa kasong ito ang Panginoon mismo ay kasama. Kailangan ng lahat na kaluguran ang Panginoon mismo sa pamamagitan ng palaging pagbibigay, luwalhati at pagpapasalamat sa lahat ng mga sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay, sa pamamagitan ng lahat ng mga gastos. Ang mga matatanda sa lipunan ay dapat na may posibilidad na turuan ang mga batang henerasyon ng mabubuting moral upang hindi rin mapunta sa kasalanan. Ayan mga idol, sana ay nagustuhan ninyo ang kwento, no? Napakaganda ng kwento, pero yun nga, isang babala ito sa atin na dapat tayo ay mag-ingat, no? Isang paalala. So ayan, muli, maraming salamat sa panonood ninyo dyan. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell, at ang like. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.